Yolanda. Undoy. Ulysses. Papa kasi nababasa. Ilan lamang ito sa mga bagyong lubos na nanalasa sa ating bansa. Marami ang nawala ng kapamilya, kamag-anak, at kaibigan. Marami rin ang nawala ng tirahan at kabuhayan. Puhunan namin mga 50,000, wala na. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na madalas tamaan ng bagyo dahil ito ay napapaligiran ng karagatang Pasipiko. Madalas na nabubuo ang mga bagyo sa karagatang Pasipiko at dinadaanan ng mga bagyong ito ang mga bansang Taiwan, China, Japan at ang Pilipinas. Lumalakas rin ang mga bagyong dumadaan sa ating bansa dahil sa hanging habagat. Ang bagyo ay isang uri ng lagay na panahon na nagdudulot ng mabilis at malalakas na hangin at padulan na maaari pang magdulot ng matinding pagbaha, pagguho ng lupa at daluyong ng dagat. Ang bagyo ay isang malaking unos na kung hindi pinaghahandaan ay tiyak na magdudulot ng malaking pinsala. Kailangan ng mga mamamayang Pilipino na maging alerto at handa sa mga sakunang tulad ng bagyo. Bukod sa pangmalawakang paghahanda para sa bagyo na ginagawa ng gobyerno, marapat din ang bawat mamamayan ay maalam sa dapat gawin bago, habang, at pagkatapos dumaan ang bagyo. Bago pa lamang dumating ang bagyo, subaybayan ang balita at anunsyo tungkol sa bagyo. Mainam na laging updated sa sitwasyon ng panahon. Alamin ang public storm warning signals na inilalabas ng PAGASA. Inilalabas ang public storm warning para bigyan ang publiko ng babala sa pagdating ng masamang panahon, lalo na tungkol sa lakas o signal ng bagyo. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang pagsama ng panahon sa loob ng 36 hours sa sandaling mailabas ang public storm warning signal number 1. Inaasahan ang pagsama ng panahon sa loob ng 24 hours sa sandaling mailabas ang public storm signal number 2. Inaasahan naman ang pagsama ng panahon sa loob ng 18 hours sa sandaling mailabas ang public storm warning signal number 3. Inaasahan ang pagsama ng panahon sa loob ng 12 hours sa sandaling mailabas ang public storm signal number 4. Alamin ang mga senyales ng matinding pagbaha at ang evacuation plan na kaakibat nito. Siguraduhin maayos ang kalagayan ng bahay, lalo na ang bubong, mga bintana at pinto. I-charge ang mga mahahalagang gamit tulad ng cellphone, radyo at flashlight sakaling mawala ng kuryente. Panatilihing malinis ang mga daluyan ng tubig o drainage upang hindi magkaroon ng pagbara ang mga ito. Maghanda ng listahan ng mga emergency hotlines upang makontak ang kinauukulan kung kinakailangan man ng tulong. Ihanda ang survival kit na naglalaman ng flashlight, radyo na battery operated, multipurpose knife, lighter o posporo, mga kumot, multipurpose rope, extra batteries para sa flashlight at radyo, garbage bags, tubig at pagkain, importanteng mga papeles, first aid kit, at hygiene kit. Mas mainam na may nakahandang survival kit ang bawat isang miyembro ng pamilya. Sa kasagsagan ng bagyo, manatili lamang sa bahay at huwag manatili sa tabi ng mga bintana. Kung kinakailangan ay patayin ang electrical main switch upang maiwasan ang electric shock or short circuit. Makinig sa balita lalo na sa iyong lokal na otoridad kung kailan ligtas ng lumabas. Kung hindi makasagap ng balita ay manatili lamang muna sa inyong tirahan. Kung kinakailangang lumikas, sumunod sa kinauukulan o sa mga tuntunin ng tamang paglikas. At tumawag sa mga emergency hotlines kung kinakailangan ng tulong.
Pagkatapos dumaan ng bagyo, kung kayo ay nasa evacuation center, hintayin ng anunsyo ng awtoridad na ligtas na ang paligid bago bumalik sa bahay. Iwasan ang mga nasirang struktura, gusali, poste ng kuryente, at mga naputol na puno. Huwag nang magmasid-masid o makiusyoso sa labas dahil nakakaabala ito sa mga rescue operations at mga emergency services. Maging maingat sa pagkukumpuni ng mga napinsalang bahagi ng bahay. Siguraduhin tuyo ang mga electrical outlets at appliances bago buksan ang kuryente. Tiyaking walang buhay na kable o outlet ang nakababad sa tubig. At linisin mabuti ang mga alulod, bulong, vase at kahit anong maaaring pagbahaya ng lamok. Ang susi sa pagiging ligtas sa panahon ng sakuna ay nagsisimula sa ating sarili. Alam natin na ang ating bansa ay madalas tamaan ng bagyo, kung kaya't dapat lamang na tayo ay maging maalam at handa kung ano ba ang dapat gawin. Makakatulong ang paghahanda upang maiwasan at mabawasan ang mga maaaring masawi at pinsala ng bagyo. Kilala tayong mga Pilipino sa pagiging matitibay. Kung sasamahan ito ng pagiging handa, ay kayang-kaya nating lagpasan ang bawat bagyong darating sa atin.